Mapagpalang araw mga idol. Welcome po muli sa Videoki Man's channel. Ang channel na tahanan ng kaalaman, makakatulong sa ating lahat. Hindi lang kaalaman sa pag-awit, sa pag-aalaga ng rabbits at iba pang mga pets, sa kalusugan at mga interesting na mga bagay na pwede nating matutunan at makatulong. Sa video na ito ay i-share ko naman po sa inyo kung paano ako gumaling o nakasurvive sa isa sa napakatahimik pero napakadelikadong sakit na hyperthyroidism o toxic goiter o goiter na paloob kung tawagin ng marami na hindi ko kinailangan na uminom ng maintenance na synthetic na gamot na maaaring makasira ng mga organs, especially kidney. Pero bago yan, kung bago ka dito sa akin channel, ay pakiclick po muna ng subscribe button at pakihit ang notification bell at i-click ang all para sigurado na ma-notify ka sa mga videos na ating pang i-upload. Sabay-sabay tayong matuto. Panoodin ang buong video. Huwag mag-i-skip para kumpleto ang iyong impormasyon. Naranasan ko nga po na magkaroon ng sakit na toxic hyperthyroidism o goiter na paloob sa tawag ng marami. Ang una pong naging sintomas nito sa kaso ko ay namanhid ang aking mga binti hanggang sa tumaas sa buong katawan. At dumating sa punto na mata na lang ang nakakagalaw sa akin. Talagang pinahirapan ako ng sakit na ito noon. Lumala kasi ito dahil sa maling pag-take ng mga gamot. Dahil nga sa nananakit at namamanhid nga ang mga binti at hita ko ay inakala ko at ng pamilya ko na ito ay rayuma o arthritis. Kaya puro mga muscle pain relievers na synthetic o gamot butika o iba pa mga tableta o kapsula na gamot sa mga kirot ng muscles ang aking tinake. Nung una pa nga ay albularyo pa dahil sa hindi na nga ako makalakad. At sabi nila ay kulibra daw. At nung talagang mas lumala pa ay doon ako nagpa-check up. So pinalaboratory ako sa buto, dugo, sugar, etc. At nung lumabas ang result ay puro normal. So nagkataon na wala yung doktor na nagpa-laboratory sa akin nung nagsubmit ako ng result ng laboratory at sa ibang doktor na andon o present ko na isubmit yung mga results. At
Nagkataon na ito pala ay asawa ng aking tiyahin na pinsan ng aking magulang. Kaya nung nakita niya ang result na puro normal ay nagsuspecha siya at sabi niya ay magpalaboratory ako ng T3, T4 na tinatawag. At yun, after 2 weeks, lumabas yung result, doon na naging positive. Nag-goiter na paloob ang aking sakit. Naisip ng doktor na yon dahil yung palang mismong tiyahin ko na napangasawa niya ay mayroon ding goiter at pati yung kapatid ng tiya ko at itong araw ay lahi o nasa dugo namin sa side ng aking tatay. At pati nga yung bunsong kapatid ng tatay ko ay may goiter din. So dalawang klase ang goiter, isang lumalaki at isang paloob na hindi halata o hindi nakikita. Subalit mas delikado itong paloob dahil naaapektuhan niya ang puso. Nagtaka naman ako at tinanong ko sa doktor kung bakit naman goiter pala ay bakit napaparalyze ako at namamanhid ang mga binti ko at hita at buong katawan. Bakit parang ang layo naman? Sabi ng doktor ay iba-iba nga daw ang epekto ng goiter na lalo't paloob. Sa kaso ko daw ay ito ang epekto na ginawa niya sa akin dahil sa pagpalpitate o pagbilis ng tibok ng puso sa hininang goiter at nag-abnormal ang daloy ng dugo at nagbabara sa mga joints. Kaya nangyayari na napaparalyze ang katawan ko. Matagal akong pinahirapan ng sakit na ito. Mabilis akong namayat at nanuyo ang mga balat. Niresetahan niya ako ng mga tableta para sa pagpapanormal ng hormones at para sa pagpapanormal ng heartbeat. Dahil toxic, kahit anong lakas o dami ng aking kain ay hindi ako tumataba dahil kinakain lang ng laso sa katawan ko ang mga nutrients ng pagkain. Mabilis din akong mapagod o hinahapo at palaging uhaw. Hanggang sa inirefer naman ako sa specialist at sabi nga ay himala lang daw na gumaling ang ganitong klaseng o ang ganong klaseng sakit. So maintenance na ang gamot. Umayos naman ang pakiramdam ko simula nang nakainom ng gamot. Pinagbawalan ako na kumain ng mga pagkain na umaalsa at bumubuka like tinapay o anumang gawas na umaalsa. Sa mga gulay at prutas naman ay bawal ang mga bumubuka at mga root crops like repolyo, kamote at iba pa. Paborito ko pa naman ng karamihan sa bawal. Isang araw inaisipan ko na i-research ang gamot kung may side effects. At nabasa ko na sisirain niya ang organs, especially kidney, dahil siya ay synthetic. So, alam naman natin na ang synthetic drugs o gamot na ito ay chemical made at mga chemicals. At ang mga chemicals ay kidney ang sumasala. Dahil nga hindi naman siya natural, ay hindi siya kayang i-process ng ating organs. Kaya naiimbak lang siya doon hanggang sa maging mad, calculi, crystals to stones. Kaya naisip ko ay ganoon din pala eh hindi ko na lang siya inumin. So dahil hinahapo ako at feeling ko ay mahina ang aking resistensya, ay naisip ko na mag-start mag-jogging. Kahit pa sa kabila ng na ipinagbawal din sa akin ng doktor ang nakakapagod na gawain, especially magbuhat at ng mabibigat. Lakas loob na hindi ko na ininom ang mga gamot at nag-jogging pa ako. Nakabasa ako ng program sa internet sa pag-jajag. So, nung una ay 5 minutes ako nag-jajagging sa loob ng 2 weeks. Then, 10 minutes na for 2 weeks ulit. 15 minutes na for 2 weeks hanggang sa 30 minutes makailang buwan. At unti-unti kong naramdaman na hindi na ako hinahapo at lumalakas ang aking resistensya. Nag-start na din ako magbuhat ng dumbbells. Nung una ay yung pinakamagaan lang hanggang sa pabigat na pabigat at malaki ang na-develop sa aking katawan. Kasabay ng pag-exercise, body workouts ay ang pagkain ng mga prutas at gulay. Bali, nag-healthy lifestyle ako. At pati yung mga pinagbabalo sa akin ng mga repolyo at mga root crops ay kinakain ko na.
At makailang taon ay nagkataon na ako ay nagpa-check up ay normal na at wala na akong goiter o toxic hyperthyroidism. Meaning, ni-reverse ko po ang payo ng mga medical doctors. Kung kayo po ay diretso na uminom ng synthetic na gamot ay sabayan niyo po ng mga prutas at gulay at yun po ang mag-neutralize ng mga toxins na sa mga kinakain natin at iniinom na synthetic. Yan po naman ay natutunan ko sa aking 3 years sa health missions kasama ang mga holistic doctors. So ang cause po ng goiter ay hormone imbalance dahil ng mga unhealthy lifestyle, pagkain ng mga maling pagkain at mga masasamang bisyo at ito po ay namamana. Pumpaloob po ay mas delikado kaya dapat ay agapan. Pagpaloob ay hindi ito napapansin at hindi mo nalalaman na ito pala ay goiter na. Sana po ay nakatulong sa kalaman ng video ko na ito. At kung may mga tanong po, kayo ay pakicomment lang sa comment section sa baba kung sa palagay nyo ay may mga nakulangan pa kayo sa impormasyon.